Update news today. Robin Padilla, tinangjing Mami Meryl lamang siya pag nanalo bilang senador. Wala akong pera sa politika. Hindi po ako yung klase na kikita dito. Robin Padilla is a famous action star and endorser in the Philippines. He is married to actress host Mariel Padilla. The actor has two children with Mariel Isabella and Gabriela. He is also the father of actress Kylie Padilla, the wife of Alger Abrenica. Robin will run for senator in the 2022 election. Robin Padilla, who is running for senator in the 2022 election, was interviewed by Karen Davila on her ANC program, Head Start. The action star said that he desires to be a senator to bring about changes to the Philippines and not to earn money. He denied the accusation that he wants to be a senator because his showbiz career is on the decline. According to Robin, he is still an in-demand actor who can go to any network and get offered projects for the price he wants. His main goal, if elected senator, is to advocate for federalism as the new system of government in the Philippines. If federalism is adopted by the country, Robin promised to step down from politics. He added that he has plans to become an imam after his Senate run. Robin said, wala akong pera sa politika. Hindi po ako yung klase na kikita dito. Robin Padilla, who is running for senator in the 2022 election, was interviewed by Karen Davila on her ANC program. Kaya ba nagbago ang isip ni Robin? Dahil ngayon, kailangan niya ng bagong karera. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya kumita sa ibang paraan. Wala akong pera sa politika. Hindi po ako yung klase na kikita dito. Hindi ko po yung kaso. Kaya tayo pumasok dyan para marinig po ng taong bayan. Ano talaga pwede na Lismo? At ano pala niya tarifong bobo? Yung lang ako hindi ko po ito kakarinin. Sa totoo lang po, sa mga istadis, ang kailangan natin 3 years lang para magkaroon ng konkong, para magkaroon ng sisok bobo. At hanggang sa ngayon po, ganyan pa rin ang nangyayari. Ako po ay hindi nawawalan ng trabaho. Ako po ay pinoferan ng trabaho. Ako po ay pumasok dito sa politika at nakita ko po dahil gusto ko na po talagang yung sinasabi kong pagbabago at ito sa Head Start. Alam mo naman po yan, 2010 pa, nakasama po tayo dyan. Federalismo na ang sinasabi ko. Noong pa, at naniwala ako sa maraming mga ulo na dumaan at pinampanya ko na gagawin nila to, eh hindi naman nangyayari sapagkat lagi kin